Sa video naman na to ay gagawa na tayo ng templates or HTML templates and irerender natin sa views. Para hindi lang HTTP response yung meron tayo. So, paano ba yun? Let's start. Dun sa ginawa nyong app folder, gagawa lang kayo ng another folder para sa templates. Right-click, new folder, and ang ipapangalan natin ay templates. Make sure lang na tama yung spelling ha. Yan kasi yung path na hahanapin ni Django. Sa loob naman ng templates folder, mag-a-add tayo ng isa pang folder. Ang ipapangalan nyo naman ay yung name ng app nyo. Inventory yung name ng app ko. So, inventory yung ipapangalan ko sa folder na to. Sa loob naman ng folder na yan, dyan tayo mag-i-store ng templates. Make sure lang na ang nakaselect na folder ay yung name ng application nyo. Sa akin ay inventory. Para sure na yung file na gagawin nyo ay papasok sa loob niya. Hindi sa labas. Okay? So, right-click lang ulit, create new file, gagawa muna tayo ng dashboard. Dashboard.html. Yan yung ating first template. Add lang tayo ng basic HTML dito. Yung HTML tags natin. So, yan yung HTML, head, title, tapos body. Try muna tayo. Sa loob ng body, add tayo ng text. Lagay muna natin dashboard. So, gawin natin siyang paragraph. P. Yung paragraph tag. Yan muna yung ilalagay natin sa template. Punta tayo sa views. Explain ko lang kung paano yung flow ng ating path. So, by default, unang papasok si Django dito sa inventory folder, yung main. Then, isusunod niya itong templates folder. Next, so redundant man siya, pero yan yung kailangan. So, sa loob ng templates folder, papasukin niya naman yung another na inventory folder kung saan kailangan na nandun yung ating mga mismong templates. So, make sure na ganyan yung inyong file structure. Tara, render tayo ng ating first template. Bale, naka-import na yung gagamitin natin. Itong render. So, di na natin kailangan pang mag-import manually. Pinrovide na siya ni Django. Punta tayo dito sa ating first function. Papalitan nyo lang tong HTTP response ng render. Ngayon, kailangan lang nating mag-add ng parameters. We'll pass in request, comma, and the template. Kailangan nating i-specify yung file path to the template. So, saan ba nakastore yung template natin? Sa inventory folder. Single quotes, inventory, / and yung name ng template, dashboard.html. Yan, o return render, then open and close parenthesis sa loob niyan, request, comma, then yung path ni dashboard.html. Ngayon, once na nagpunta tayo sa homepage, dapat makita nyo yung ginawa nyong bagong template. Refresh ko lang. Ayan. O, dashboard. Yan yung ginawa nating template. Pero pag sa clients tayo nagpunta, HTTP response pa rin yung nire-return sa atin. Yan pa rin yung client page na ginawa natin kanina. Bali, gagawa muna ako ng 5 pang templates para sa 5 pa nating natitirang views. Para sa client, project sites, houses, lots, and agents. Fast forward ko na since same lang din naman ang process dun sa dashboard. Fast forward. Then, balik tayo sa views. Palitan nyo lang lahat ng HTTP response ng render and ng path ng templates.
After that, okay na. I'll fast forward. Check natin sa browser. Ito. O, client. Ayan, same na rin ang nasa dashboard, di ba? Template na rin yung ni-return sa atin, hindi na HTTP response. How about project sites? Okay. Ganun din sa houses, lots, and agents. Ayos na lahat. Proceed tayo. Next, ituturo ko sa inyo yung template inheritance. Kung mapapansin nyo sa anim na to, may mga codes tayo na ginamit ng paulit-ulit. O sabihin na nating maliit pa lang tong file structure na to. Pero what if malaki na? O for example, gumawa na tayo ng menu bar. Di ba bawat page ay merong menu bar? O imagine, Facebook. Sa home page, nandun yung menu bar, di ba? Pag lumipat kayo ng profile, nandun pa rin. Pag lumipat kayo ng games, nandun pa rin yung menu bar, di ba? Even sa marketplace, sa pages, or kahit sa ang page ng Facebook, hindi nawawala yung menu bar. So, ulit-ulitin ba natin yung code ng menu bar per page? Ayaw naman natin ng ganun, di ba? O what if may binago tayo doon sa menu bar? O may inalis kayong button, o iniba nyo yung kulay, in that case, kailangan nyo rin baguhin yung ginawa nyong menu bar na nasa ibang pages, di ba? So, hassle. O paano kung 20 pages na yung nagawa nyo? Lahat yon naayusin nyo yung menu bar. Hirap nun. Bali, ang gagawin natin is, gagawa tayo ng base template. Sa base template natin, i-call yung mga templates or yung mga parts ng template na hindi nawawala sa isang web page. Sa kanya natin nire-render lahat yon para hindi tayo ulit-ulit ng codes. O gaya nga ng menu bar or o kaya naman yung header or yung footer. Create lang tayo ng another template. Right-click lang ulit dito sa app nyo, sa akin ay sa inventory. Then, new file. Pangalanan nating base.html. Copy lang natin tong base code and lagay natin sa kanya. Gawa muna tayo ng filler sa ngayon para sa header and footer. Dito sa body, sa loob, H1 tag para malaki. So, header and footer. H1 sila parehas. Sa content naman ay gagamit tayo ng block element. Gagamit tayo nun para ipaalam kay Django kung saan niya ilalagay yung child element. So, gagamit tayo ng tinatawag na block tags. Curly braces lang, then percent sign. Sa loob ay, lagay nyo block. Kailangan ng space ha, magkabila. Then, kailangan natin siyang bigyan ng pangalan. Sa akin ay, content na lang. Yan yung usual na ginagamit. Block content. Content yung name nung block tag ko. Kailangan din natin siyang i-close. Kahit saan naman kailangan ng closure, di ba? Even sa relationship. So, paano ba siya i-kino-close? Ganun lang din, curly braces, percent sign, then, and block. Magkadikit. Sa loob niyan, dyan na natin pwedeng ilagay yung child template. O, tanong. So, paano ba ginagamit yung base template? Ganito lang kasimple. Dito muna tayo kay dashboard. So, ngayong gagamit naman tayo ng inheritance, kahit yung mismong itong dashboard na lang yung itira natin. Buray na natin yung iba. May inherit niya naman tong part na to dito sa base template. Paano niya may inherit? Gagamit tayo ng extend. Dito siya sa taas palagi. Ganun lang ulit. Curly braces, percent sign, then yung word na extends with S yun. Then single quotes. Sa loob ng single quotes, i-specify natin yung root or yung path. So, saan folder ba siya nakalagay? Di ba sa inventory? So, inventory /
then yung name nung file na kung saan tayo mag-i-inherit. So, sa base template, base.html. Ngayon, itong block na to, itong base.html, i-inform natin si Django kung saan niya ipupwesto yung block na yan dito sa dashboard.html. Kaya mag-a-add tayo ng another block. Ganun lang ulit, yung block content, tapos end block para ma-close. So, lahat ng content na gusto nating ilagay sa ating child template ay dito natin nilalagay sa loob ng block content. Try natin i-render. Homepage. Ayan. O, nandyan yung header and footer. Kasama ng content natin which is yung word na dashboard. Na-inherit niya na yung header and footer. Balik tayo sa dashboard.html. Itong dashboard lang yung nandyan, di ba? Wala naman kayong nakikitang header and footer. Naka-extends lang tayo sa base.html kaya natin na-inherit or nakukuha kung ano man yung nasa loob ni base.html. Gets nyo? Namana ng child template yung nasa base. Hindi lang naman sa base.html kayo pwedeng mag-inherit. Kahit saan, actually. So, depende na sa inyo yon. I-copy muna natin yung laman ng dashboard, then paste natin dun sa ibang templates. Paste natin sa agents. So, naka-extends na din si agents. Palitan nyo lang yung text sa content. Agents. Next, ganun din sa lots. Paste. Palitan yung nasa content. Sa houses, fast forward ko na. Project sites. And last yung client. Check natin sa browser. Client muna. Okay. Meron na rin siyang header and footer dahil naka-extends din siya dun sa base.html. Sa project sites, meron na rin. Same na rin yan sa houses, sa lots, and sa agents. So, sana nagigets nyo pa. Yan yung template inheritance. Dito sa part 3, meron na tayong templates. Sa next tutorial natin, gagawa na tayo ng header, footer, and sidebar. Ibubukod ko na siya ng tutorial kasi gagamit na tayo dun ng bootstrap and more on pagde-design tayo dun. So, see you guys sa ating next tutorial.